Oh, good day mga kasamo. Sishare ko na naman sa inyo kung ano ang ginagamit ng pinapaitlugan ng ating mga lagang manok na kasamo. At sishare ko rin sa inyo kung ano ang maganda at ano ang hindi maganda na paitlugan. Bago po natin simulan, intro muna tayo. Bring it down, go boom! Kasamo, titingnan natin yung ano yung mga paitlugan natin. Dito, breeding pin ako dito. Apat. Isa. Dito. Dalawa, tatlo, apat. Tingnan natin ngayon ang mga paitlugan natin. Maraming nilagay kong paitlugan kasi dito pag may mga magkapatid na mano na mga babae tulad yan, tatlo sila. Dito ko ilagay tatlong babae at saka isang lalaki. Dito ko ilalagay. Ganito ang paitlugan ko. Ayan, kinakaskas na naman yung malapit na itong mga itlog. Mga inahe na ito. Titingnan rin natin yung iba nating paitlugan sa ibang breeding pin. Dito naman na breeding pin. Ayan. Isa lang po ang babae ang nilagay ko at isa yung lalaki. Isa lang po. Dito naman sa kabila, dito na side, isang babae at isang lalaki din kanaka. Dalawa ang nilagay kong ano, nilagay kong paitlugan, dalawa. Dito na rin ko. Kasi pag may dalawa akong inahe na magkapatid, sabay ko sila dito. Bali, dalawa silang babae at isang lalaki. Pag magkapatid lang yun, kasi pag hindi magkapatid, magsalpukan yan. Ayan lang. Ito po yung pangalawa kong ano, itlugan. Parang ano lang. Dito naman tayo sa kabila. Halos lahat ito dito. May binibreed ako kasi marami kasing naghahanap. Nasisiw. Ito naman. Limlim na yan. Limlim na po yan siya. Isa lang po ang paitlugan nilagay ko dito. Yan. I-explain ko sa inyo kung bakit ganitong paitlugan ang ginagamit ko para malaman nyo kung ano ang dahilan at malaman nyo rin kung bakit hindi ko ito ginagamit at bakit ito ang ginagamit ko na paitlugan. Yan sila.
Sabi kayo, i-explain na natin kung ano ang maganda at saka hindi magandang paitlogan. At bakit ko naman ito ang ginagawa kong paitlogan sa aking mga alaga. I-explain ko sa inyo. Hello mga kasamo. At ito ang mga magagandang paitlogan ng ating mga manok. Ito po, maganda po ito. Kasi medyo mababa lang ang kanyang parang hindi na tumatalong yung babae. Kasi ang pangit nun pag mahaba. Maraming binibinta dito sa amin. Sa Mindanao, marami. Pag 58 o 68, hindi yan sa nagbinta. Dito kasi sa building pin, dito sa likuran ko, ang ginagamit ko, itong ganito na klase na paitlogan. At yung may box naman ako dito, yung kahon ng kamatis, binili ko rin 28.1. Maganda rin siya kasi parang close lang. Pag pumasok yung inahin, magapang lang papunta sa loob. At saka hindi na sila masyadong malikot dun sa loob kasi medyo mababa lang. Yun lang ang dapat natin gagamitin na paitlogan ng ating mga alagang manok. Kasi pagsamo kasi ang mga inahin mabigat, saka hindi na kakayanin ng itlog pag mapakan, mababasag na. Kaya iwasan natin talaga na maglagay tayo ng paitlogan na medyo mahaba tulad nito. Yung iba kasi yung paitlogan nila ganito lang ito ang paitlogan nila. Tapos ang ginagawa kasi sa babae pag mangingitlog, tatalon na naman sila dito sa loob. Tapos pag lumabas, tatalon na naman sila ulit. Punta dito, tatalon na naman palabas. Kaya pag ganitong klase yung paitlogan mo, tapos sabihin mo na kinain yung itlog, pagtingin mo, limang piraso yung itlog mo, pagtingin mo na ano na, apat na lang. Iwasan lang natin na mabasag ang itlog. Kasi pag mabasag, kainin talaga yan ang inahin natin. Pag ganito, hindi ko masyado ito i-recommend sa inyo na paitlogan. Pag dito sila dumaan sa ibabaw, sa itaas. Okay lang sana to pag butasan mo dito. Yan. Butasan mo siya dito. Yan. Butasan mo. Ang itira mo, ito lang. Ito lang ang itira mo. Ito. Tanggalan mo. Para pag nandiyan na yung inahin, dito na lang sila dadaan. Tapos hindi na sila tatalon. Yun lang ang tandaan natin na yung itlog bawal matalunan yung inahin kasi mabigat yung inahin. Pag ganito kasi ginagamit natin kay itlogan, ganda nakikita ko naman ganito. Tapos yung iba pag ganun pag dito na yung inahin, patalon, medyo slide lang nila dito yung ano nila. Pero
mas okay talaga yung ano, yung ganito, yung ganitong type ng gun. Yung ganito na type ng gun. Saka ito. Kasi parang hindi na sila tumatalon pag ganito kaba. Pag ganun lang kababa yung ano nila. Hindi din na type ng gun. Sa akin, hindi ako gumagamit ng ganito kataas. Siguro, itakat natin dito. Kunin natin ito yung taas. Itakat natin dito. Itakat natin dyan. Para pag may nangingitlog, hindi na sila tatalog. Yun lang ang tips ko. Sa inyo sa pagkakas. Sana magkaroon kayo ng ano, ng idea. May iba pang ideas eh. Pag mayroon pa kayong ibang idea kung paano, isang handaan lang natin na bawal nila matalunan yung club. Matalunan. Magbabasag talaga yun. Yun lang. Bago ka lang sa aking channel, please like and subscribe at hit the notification bell para sa sunod po mga video at mga tips tungkol po sa pag-aalaga ng mga malalaking manok tulad ng Japanese Amo. Maapit din kayo at salamat.